Hello guys, Jer Skibli here and we're back again with another video. And ngayon guys, i-check natin yung bike ni Papa Sen. So, can you introduce yourself and i-share mo din yung mga socials mo just in case you wanna visit your page. Hello guys, my name is Vincent Marcicillo. I'm from Sampaloc and makikita nyo ako at yung mga videos ko sa TikTok at Papa Sen. And kung gusto nyo din makita yung ibang socials ko, Vincent Marcicillo on Instagram and Facebook. Ayan. So, a little story. Paano ka nagsimula? Guys, as I met Sen sa TikTok. So, how did it all started? I got my first bike on 2017. Hindi ko alam exactly anong brand niya. Pero yung bike na yun, Kuya Jeros, hindi pa ako nagra-rides noon. Kasi ang main hobby ko noon, PS4. Bakit ka may bike noon? Ano lang parang... I got that bike kasi, di ba nga, naglalaro ako ng mga PS4. Yung mga games na yun, kaya sa mga gamers na nanonood dyan, alam ko, relate kayo. After mo laruin yung game, syempre, kailangan mo ng panibago. Kaya yung game na yun, ititrade mo. Okay. Pupunta ka sa Facebook Marketplace, tas hahanap ka ng pwede mong ka-trade. Or if same value, edi si straight swap. Or mag-a-add ka pag mas mataas yung value ng ano niya. Ayun yung pinagkakabalahan ko noon, kaya bumili ako ng bike. And also... Nung high school ako, medyo late din ako nagigising. Kaya, and lalo na ang traffic dito sa Dapitan. Alam nyo yan, pag patak ng 6:30. Kaya, grabe pare, ginagamit talaga ko yung bike ko na yun, pamasok. I see. Then tong December 25, 2020. Okay, so Christmas. Yes. Napaaga ang ano mo, New Year's resolution mo. Binigyan lang ako ng tatay ko noon ng 10,000. And yung Sunpeed na gustong-gusto kong bike, ang tagal kong hinanap niyan, it goes for 19K. Para makuha ko yung remaining 9K, I had to sell my PS4, which is sad. Right. Pero I think it was a good decision. Yes. Kung hindi, wala tayo siguro ngayon dito, no? Mm-mm. And yung decision na yun, matagal kong pinag-isipan. Parang ang sinabi ko noon, kung magko-comment na ba ako sa biking. Kasi ang dami ko na rin games na nalaro, halos 200 plus na, mga campaign, Call of Duty, ganyan-ganyan. Kaya napaka-big decision nun para sa akin. Fortunately, nakakatuwa naman yung decision na nagawa ko nun kasi na-enjoy ko. And nakilala ko yung mga kaibigan ko. And kasama ko to ngayon. Sino ba to? Si Barney ba to? Si Kuya Jeros, di ba? Hindi, pero yung mga friends mo, you just met them through cycling. Yes. Yung mga kasama. Pwede sila magpakita ngayon. Guys, silip naman kayo saglit. Yan, silip. Oh guys, sino yung single dito? Oh, single. Ayan guys, so ilalagay na natin yung socials sila kung meron silang socials. Kung hindi, malas siya, wala kang socials. Wala kang TikTok? Sumasayaw ka doon? Hindi mo. Ikaw kaya sumasayaw ka sa TikTok? Hindi naman. Bike lang, alright. So ang first bike mo is yung Sunpeed Mars. Sunpeed Triton. Sunpeed Triton. Nakita ko rin yun eh. Then nakita ko yung TikTok mo na binenta mo yun. And then nakita ko nag-upgrade ka. And then tung nag-upgrade ka dito. So parang after ilang months lang. Kailan, 'di ba? December, kailan ka nagka-Sunpeed? December. Nagka-Sunpeed ako December and I started riding it on January. Okay, tapos pin-reorder mo 'to ng January. No, May 18. May 18, okay. So bago rin din tong bike mo, no? Yes. Yeah, so shoutout kay Luis Gan. So this is from Sabah, Philippines. Yeah. Yun yung nakausap ko. Funny story kasi napaka ano nung nanay ko, para siyang hindi naman OA in a bad way, parang gusto niya lang i-make sure kasi nga yung Sabah na to, you need to make a down payment, yes, of 20%. Then once the bike arrive in their warehouse, you need to pay the remaining 80%. Yeah, yeah. Yung nanay ko naman, sa Hillmore. Ang argument naman ng nanay ko, sabi niya, bakit daw magbabayad ng full payment kung hindi wala pa sa iyo yung bike? Right. Which is totoo naman. Oo. Di, ang ginawa ko, kinontak ko yung Sabah Philippines and sabi ko sa kanila, if pwede, i-pick up na lang namin para ma-check yung bike. Right. Tas we paid cash. Ayan. Yun. Yan guys, pero mabait sila Luis. Mm. Kasi sabi nga ni Luis, nangihiram nga kay Luis ang isang size 50. So may parating daw silang size 50. Malay mo, di ba? So can you tell us about this bike? Anong model na to?
This bike is the 2020 Saba X3. I mean, Phantom 3.0. Phantom Saba 3.0. Alright, so may na-upgrade ka na ba dito? Wala. All stock. Ang alloy lang dito is itong stem. And ang group set naman nito, straight Ultegra from right. The cassette, BB chain, crank, and the drivetrain. Oh, so. Right. So magkano yung ano, inabot nito roughly, if okay lang sabihin? This goes for 92K, but 92K? Sale sila, and nakuha ko to ng 85K. 85K. Alam mo, ano na siya, panalo na. Kasi they, people are asking, or maybe people are wondering, saang brand ba si Saba? And Saba is, according to Luis, is from Germany. Yes, from and Germany. And nung before, I thought Saba was from Thailand, China. Kasi yun yung common notation natin. If hindi natin alam kung saan galing yung bike, iba to natin sa China or kung China bike siya. But knowing that this is a German bike, then maybe you can trust its yes. Its quality. Speaking of trust, hindi mo ba alam, Kuya Jeros, nung Ronda Pilipinas, ito ang gamit ng 7-Eleven team, Saba. Before sila mag-Elves? Yes! I see. So ito ang gamit nila. Itong model din. Kaso lang, yung group set nila, syempre, Dura-Ace, top of the line ng Shimano. Alright. Yeah. And yung paint job, iniba lang nila na corresponding dun sa jersey nila, which is, I think it's maroon. Actually, nung pumunta kami kala Luis, they finiture namin yung Saba R11, which is the gravel bike. And nakita namin yun. And actually, I was impressed of how it looked. And sabi ko, oh, okay si Saba. Kasi ako, when I was looking at bikes, before parang sabi ko, I have to invest so much sa frame set. Pero ako, nag-iba na parang you buy a trusted frame set and then gastusan mo yung group set and wheel set. The frame set is okay na. Kaya, di ba kaya nga naka-Elves ako. And actually, nag-enjoy akong sakyan siya. Parang you don't have to spend so much anymore for bikes. So, can you tell us ano yung starting with the saddle? Yung saddle nito ay physique na Antares right. R7. Right. Physique. And then yung group set mo is series Ultegra R8000 na mechanical. And ang ratio naman, ang ratio ng crank is 53:39 and the cogs is 11:25. Kaya kung makikita nyo, napakabigat. Pero guys, mind you, naakit niya to ng Repal. So malakas ka. Syempre. Malakas ka kasi pang ano to eh, pang parang tri-bike ang setup. Siyempre, 53 eh. Hindi tayo pa, kung malalakas yung mga tropa ko, siyempre hindi ako papahuli. Lalakasan din natin para sabay-sabay tayo aangat. Tama. Hindi tayo maghihilahan pababa, tandaan yan. Tama yan. Pero going back dyan, pero recently kasi sa TikTok medyo wild yung mga nangyayaring comments eh. Di ba? Nakita ko yun sa 7-Eleven na medyo napasarap ka siguro doon. Totoo ba yun? Ayan, di ba? So, yun guys. If you guys are interested to see the content na ginagawa ni Vincent, visit nyo sa TikTok niya at Papasent. And then, if you guys have any questions about this bike, pwede siyang i-PM or i-comment nyo down sa comment section once na mailabas natin yung video. And sa mga nagpaplanong bumili ng bike, bumili na kayo kasi baka hindi na bumaba ang presyo ng bike, di ba? So yeah, basically that's it guys. Don't forget to click like, comment, subscribe. At parang hindi ko alam kung sino nakasakay dun sa helicopter, pero ang ingay. And we'll see you guys on the next.